Alam namang may matira pa. No, tsaka binago na naman din nila yung pacing ng Banzan. Kita may Team Liquid nagbana ng Darkseer dito, alo. Oo. So ayaw na nila kalaban si Darkseer dito. Talo na, minus 1.5 natin. Pero may match winner pa naman. Nagbago na yung drop. Match winner, game number 4. Sa match winner talaga. Series. Game! Game na tayo dito, ha? And first pick yung Team Spirit ngayon ulit, alo. Okay, Snapper! Kanina Darkseer yung pin-first pick eh. So ngayon, possible na. Yun nga ata yung makikita natin dito. Snapper to! Isa't isa rin naman kasi parang nalalaro rin ni Larlian and favorite din ni Mira yung Snapper eh. So talaga pwede pang opening, no? Pang opening nilang pick. So, matutuloy nga ba? Doon nga ba yung ruta nito? Napapakain na kung ano-ano. Ito si Sir Gavin, guys. Medyo stress na rin yata siya. Pero kailangan niya mag-step up dito sa series natin. Nirelocate ka ba naman dun sa wall, pati sa katabi ni Troll? Talagang iinit din talaga ulo mo ng konti nun. Mukhang second lang talagang Liquid, sabi rito. And by the way, shoutout nga pala kay Sir McCoy at kay Zion na nanonood daw ngayon. Ayun, shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa mga upwards natin. Alam kong mapupuyat tayo kasi mukhang mag-game 5 na naman to. Ready naman na tayo, alo eh, di ba? Ready na kami. Actually, 10 a.m. pa nga ako nakatulog kanina. Di ba sabi siya kakain ako? Oo. Chat-chat ka sana kita, kaso nakita ko, patay na yung ilaw ng bahay mo. Wala lang, diretso tulog na ako nun. Alam ko, natulog ka na kanina. Natulog na kaagad ako. Nagpuyat pa ako ng konti, talagang inisip ko kasi baka umabot ng game 5. Dahil nga sa schedule din natin. Pero Enchantress, okay. Yung pala yung open ngayon. Enchantress lang. Ito, si Palumpalo. Yay. Wala tayong pakidyan. Okay, nag-fruit batter na, Liquid. Split push. Ayun o. Hindi, bondo naman talaga ata papunta dahil din sabi na nila. Tignan mo, nagbansin na ng Naga Siren dito. GG, may pulis. So, galit na galit. Batak ba? Batak. Batak na batak eh, no? Thank you for the roses. Pero hindi ba pwedeng, mas maganda yung kung Liquid na lang yung mag-i-snap dito or baka casual na Mirana lang to. Like ito, ginagawa rin nila yun kapag may Enchantress talagang kalaban eh, yung Team Liquid eh. Mag-Mirana sila? Oo. Okay naman kasi isa rin tiny naman. Hindi naman, no? Hindi. Tiny ni Boxy. Na kailangan na nilang i-cover up yung Rubik. Brood eh. Baka Rubik. Possible, Rubik. Pwede rin. Mm-hmm. Pero pili ko mataas yung chance ng Mirana dahil kapag may Enchantress yung talagang talaga nilagawa nila. Oh. Maganda rin naman kapag Broodmother dahil yung Mirana pwede nga namang mag-clear ng mga big camp or pwedeng maiwan mo rin si Broodmother agad. Mm-hmm. Pero let's see kung doon nga ba mapupunta to. Ayaw mo na mag-ayo dyan. Tigil na nila yon yung paayo-ayolash nila na ilang beses nang nabre-breakdown. Mm-hmm. Shara naman from pero Dubai, clockwork, Riri. Okay. Clockwork sila dito. Clockwork! Okay guys, iba tong attempt nila na to. Okay. So sila na ata yung pwedeng pickan dito ng Snapper or baka iniisip na rin dito ng Team Spirit na kumuha na ng carry agad dito. Pwede, carry agad. Yung Broodmother. Dahil yung Broodmother din naman ng Team Liquid, alam naman natin kung sino yung gagamit niyan eh. Mm-hmm. Kaya pala ban sila ng Naga Siren dito. Auto Broodmother pala kagad sila. So pwedeng maka-carry against Broodmother. Yung parin. Pwede pa rin yata ano eh, Face Void eh. Di ba? Pwede din naman. Okay lang, Flex. Pero yun, okay? Okay. So, Beastmaster na sila nauwi agad. Parang mas priority nila siguro yung hero talaga dito ni Collapse. Oo, ni Collapse. Masa bagay, binanayin direct siya, alo eh. Mm-hmm. So, kuha ka pa na isa pang best hero din ni Collapse. Kahit paano ito, Beastmaster. Pasok naman yan. So, tara, magkakabanan na dito. Tignan natin kung ano ang mga baba nila rito. Bloodseeker? The possible, baka sila Templar, pang okay, ban? By Team Spirit? Baka sila pa nga yung mga mag-ban din ng Slurk dito dahil napa-BM na sila eh. Mm-hmm. Mga MK din. Oo. Hindi, kung MK, okay lang yan. Bigay na okay lang yan. Miki yan. Mm-hmm. Pag nag-MK, nag-choke eh. Ano ba mga hero ni Miki nun? Siya, nag-faceless boy siya nun eh, no? Di ba? Yung faceless boy. Or baka ito yung dahil nag-clockwork na rin agad eh, papunta ng draw. Pero sila nga yung nagba ng Slark. Talaga tinatanggalan din nila ng pang-counter kay Broodmother. Mga all-in Broodmother sila dito. So magkaban din niya ng ano, Monkey King siguro. Siguro, possible. Mataas yung rate. LD daw, LD. Lone Druid. Nakita natin kanina yan. Oo. Against sa Talon. Di, pero kasi dahil sa matchup yun eh. Gets ko naman kung ba't nag-LD rin yung Liquid doon dahil nga naman Storm Spirit lang naman yung Talon. Oo, eh. Kagit, sa gitna, no? Yun nga nakatawad sa Liquid eh. Kasi once napikan mo ng Spirit yan, mag-LD mid eh. So dapat mababan mo pa yung LD pag kalaban sila. Huwag makakalimutan.
nag-iisip din yung team spirit dito, nauubos yung kanilang reserve time. Alo. Hi. Dito, game 5 plus long game plus long post. Ayun, maganda 'yan. Ganda ng plano mo to. Ano? Okay lang basta manalo yung ano, liquid. Pwede yan, pasok tayo. Para naman din kasi iniisip ko itong Liquid, deserve din naman mag-champion itong team na to talaga. Kung kailan ba walang gaming legendor, di ba rin magka-champion? Ano pa mangyayari? Choker talaga pag ganun. Team Choker, hindi Team Liquid. Di, pero okay lang din yun. Mas di hamak na... Ang sarap naman sa feeling na nung nagsa-second kayo, nagpa-finals kayo. Kailangan nyo lang... kailangan nyo na malagpasan yung obstacle na champion mag-champion. Talaga, champion talaga ang kailangan. Lahat naman ng team, yun naman din yung gusto talaga sa mga event eh. Uy, nagbuo ng Crystal Maiden dito din. Crystal Maiden, maganda. Okay. Against dito sa may ano, Enchantress, pati Beastmaster. Teka, right? Enchantress ano ata gusto nitong gawin eh? Enchantress for ata gusto nitong gawin ah. Hindi. Pero kasi siya niya, kaya kasi lagay mo yan eh, di ba? May posh ka rin kasi lagi yung gumagamit ng enchant nila eh. Ah, Teletubbies si Mira mag-enchantress eh. Kanina eh, pero pwede na naman. Tinanggal lang ang kagad nila dito yung Crystal Maiden. So, board type yung balak nila rito. Siguro, possible. Mm-hmm. Kasi parang, pili ko yung ba ng, Crystal Maiden. Parang si Enchantress din yung yun eh. Dahil siyempre, pag nabite mo rin naman talaga yung kinukuha ng creeps ni Enchantress, one hit. One hit yan. Mm-hmm. Sobrang tumatagal yung bite eh. Kaya nga. Guys, ilan ba yung nanonood dyan sa Facebook, YouTube, pati Twitch? I-chat nyo na po. Pacheck ako dyan kung ilan yung nanonood ngayon dyan. Maraming salamat. Again, mag-follow kayo, subscribe dito sa ating mga channels. Make sure nyo na nakasubscribe and follow kayo. Malapit na ang ating regional qualifiers. Abangan nyo ang mga bakbakan, execration, blacklist, bleed, nandyan lahat sa Southeast Asia natin, pati mga teams from Division 2. Malapit-lapit na yan, no? Pati mag-ano rin kayo dyan, guys. Abang-abang dahil... Malay nyo, biglang may Civil War tuloy. Malay nyo lang naman, may biglang ano. Pero nagban ng Faceless Void yung Team Spirit dito, alo ah. Kasi nga, nakita nila yun eh, yun yung pinapares nila sa may ano eh, Broodmother eh, nung nag-Faceless Void sila eh. So sa YouTube, 9K, no? Sa Facebook, 2K, saka sa Twitch, 600, maraming salamat, ayan. Again, shoutout sa inyo sa mga tropa natin na nanonood dyan. Follow ah, subscribe. Tandaan, supporta nyo na to, finals na to eh. Wala naman, after nito, isipin nyo, long pahinga talaga. Kasahan naman yung mga puntos na iniipon nyo, kung hindi kayo nakasubscribe, di rin kayo mananalo. Kailangan nakasubscribe kayo, guys. Thank you. So, okay, casual leech lang yung ginawa dito ng Liquid. Okay din to, ha, kasi pag nagkaroon ka ng sinister gaze, parang ganun din naman yung effect dun sa may creeps ni Enchantress eh. Mm-hmm. And kahit nga sabor eh, parang isang sinister gaze mo lang yun, alo eh. And kahit pa paano, matatandeman mo nga ng malalakas na melee itong si Lich. Pwede, no? Mga Juggernaut. Maganda ba Juggernaut? Okay. Akin sa ano dyan kayo. Beastmaster, okay lang. Monkey King na yata eh. Monkey King na lang eh. Kaso isang enchant lang yun, no? Mawala yung Jingo. Nade-debuff kasi yung naipon mong Jingo. Okay, wag na yun. Ano na lang tayo. Pero snap. Alam ko na! Ricky Gary! Mabago lang! Maiba lang ba? Wag yun, itago na lang nila. Itago na lang ba yun? Itago na lang nila. Diffusal, ayaw mo yun? Ayaw mo yun, pag may Beastmaster, pag nagka-pet din yan, wala ka rin silbi nun. So, mukhang papa-MK nga din talaga to. MK, ayaw mo, Diyos ko, mayroon ng snapper. Parang lugi-lugi ka nila. Draw Ranger na lang nila yan. Labad na nila yung Draw Ranger nila. Berta na lang. Ah, pwede. Hindi na naman ang gumagana sa kanila ng mga karakan eh. The Alchemist, no? Alchemist, balance. No, Alchemist kaya. Malakas kasama ni Lich. Diyos ko, nilakasan na ng Team Spirit. Nakakatakot. Apat na heroes pa lang. Oh, naubos doon kahit papano kasi naubos din yung pang-counter sa TV. Eh. Walang bird. Wala nga eh. Wala rin itong Naga Siren. Parang, morphling lang yata to. Hindi, parang... Hindi, pag morph, okay lang. Balance lang din naman. Yung PL eh. Yun yung wala rin. Ayaw mo rin gawin kasi nga may Beastmaster yung kalaban. Mm-hmm. Draw nakita ko. Draw Ranger. Draw Ranger yung nakita ko doon sa may screen, guys. Nakakita ko na. Draw Ranger to. Mas magandang isipin na mag-draw eh. Kahit pa paano, goods lang against Beastmaster. And yung matchup niya against KTB, okay nakita lang din naman. Eh. At saka itong Draw Ranger na to, nananalo itong Draw Ranger ng Liquid eh. Mm-hmm. So dapat yan lang talaga. Right-click na lang. Luna, draw. Huwag mo nang asahang may... Mga blood seeker. Ano na yan? Itago mo na muna yan. Tay tayo dito, parang ubos yata pera ko dito sa Riyadh ah. Teka lang. Ayoko nang tusin kung magkano talo ko eh. Kasi parang mahirap din eh, pag inisip mo, halimbawa nga mag-enchantress nga yung mga kasama ni Beastmaster or
Sabihin ko na mayroon pa isa eh, may mga kotol-kotol pa na option eh, may mga ganun pa. Oh, yan. Mapupunta kasi, eh. Kasi pwede talaga 'yung magkotol eh. Stop it na 'yan eh. Parang whatever happen, stop it muna. Tingnan mo, base rin sa binaba nila, tinatanggalan nila ng matchup. Kung 'yung kotol nga 'yan, pasok 'yan, 'di ba? Mm. Syempre, magbe-benefit kay TV, magbe-benefit din si BM sa lane. Mhm. So let's go, ibaban nga ng Team Liquid. Malamang naman alam nila 'yan. Mhm. Alam naman nila 'yan. Sound trip muna, guys. Wala na, tapos na yung tuktok natin kasi wala yung ano eh. Ito na lang, ito na lang. Tapos ka na, di ba? Ito yun, tapos ka na. Sige, patugtugin mo. Bigyan mo ng isang beat. Kasi ano to eh. Tapos na yung tuktok-tok sa kaawaw eh. Ito naman. Ito. Kay Rosmar. Yan. Bago na yan. Nailab ako sa'yo. Ito na. Hey. Tapos ka na. Ah, check. Yan na. Ganda ng beat, no? Check. Akala niya sa akin, wala ko lapang eh. Nagtawang talaga, Oscar, natatawa ko. Napilahon ko, wala na ko pang eh. Bakit ka nung kanta mo talaga, natatahoy ba? Wala ako ba kay talaga'y laga? Oscar, wala kami talaga, Oscar, paki sa'yo. Lahat na papasigat talaga rin, di mo kaya. Sa akin ang lahat na pati ka, sampulan. Tapos ka na! Kaibigan ng lahat na sinasabi. Ako pala na dito, tuturuwi ko kayo. Sino ba si Oscar at taasan ng kamay? May kotya, lahat na talaga rin pang. Tapos ka na. Para tapos naman, ka na, para kayo, naman ayun yung nayaya mo sa inuman. Sabi mo, kanta ka tol, magre-recording tayo. Parang ganun yung tapos nangyari. Tapos ka na, kayo OG Won. King of rap yan. King of rap? Tapos na. Wala eh, kahapon na yung ano eh. Kahapon na yung kay Rosman sa akin eh. Tok-tok dun talaga. Pasok dun kahapon eh. Tok-tok yun eh. Yung pang tok-tok talaga. Ngayon, tapos ka na. Ito ganda. Nadamay pa nilang maban nga dun yung Pangulir, ha? Which is pangontra talaga sa TV and ano nila, Beastmaster. Mm-hmm. Mga hero pa ni Nisha, no? Oo. So, LD na lang to. Parang tapo, ano na natin, baliwan na natin to. Hindi pwede. Pag ayaw mo yan? Pag nag-LD ka kasi, na-snapper din yung kalain. Happy rin si snapper, no? At saka may threat sa yung mamatay. Parang okay lalo pala. Hindi, pag LD ka kasi, ayaw mo. Hindi, LD ka ba? Ano? Lugi siya sa lane, eh. Lugi siya sa lane. Mm-hmm. Kung spirit, perfect. Okay. Perfect, Shadow Demon. Hindi, okay lang. Kahit hindi, split okay push lang. Na to. Split push na to. Split push na lang tayo. Kahit anong mangyari, split push. Pero mamaya kasi may mag-BBOT dyan, ano? Yung stopper. Primal Beast na lang yata. Ay, hindi, pahangit yung Primal Beast. Hindi rin nagaganon si ano eh. Hindi rin nagaganon talaga si Nisha eh. Feeling ko yung Ember na lang kasi yung ano eh. Yung available eh. Kaya na-counter na rin kagad yan. Hindi, kaso pag nag-Ember ka nga naman, katapat mo naman si Snapper. Ayaw mo rin ng parang sobrang lugi ka sa match-up. So, hindi siya hero. Ember na lang. Lang talaga. Ember na lang. Woo! Sabi niya may ano ni Palong-Palo. Woo! Ember oh. Okay, guys. Gusto rin nila yung route din. Pero maganda naman si Ember sa totoo lang. Mm-hmm. Kasi kahit pa paano, magkakaroon ng sining yung ano nila, yung leech pati clockwork. Plus, medyo mahirap siya ulihin kami paano. No? Wala naman din pang huli rin talaga itong Team Spirit. Yung diretsyong huli. Parang kung sakali dyan, yung hintayin mo pang magkatos bago ka pumatay ng Ember. Kaso nga lang sa lane talaga, mahirap yan. Ay, siyempre, Milike, kalihin mo yung Snapper. Alam mo naman nga yung point black damage nung Pero, Iskadar Jazz Makati. Pero, sinisya naman yan. Tiwala lang. Tiwala lang, guys. Game 5 to. May taya tayo ng match winner game 4. So, it's time. Sure na to. Bawin-bawin na yan. Bawin-bawin na yan. So, ayan na nga, guys. Lumabas na yung mga pick dito sa game 4. Teka, papapiliin nyo pa ba ulit kung saan tayo dito? Oh, pili ka lang. Eh mo, saan ka dito? Grabe, spirit ako dito, tol. Gusto ko mag-liquid pero pa-spirit ako dito. Parang piling ko hindi nakaabot ng game 5 eh. Liquid ako guys, nandiyan na yung pera ko eh. Yeah, okay, pagkasan mo na yan para nalagay ko na lahat yan eh. Pagkasundo. Meron na, nag-ano na tayo eh. Okay, liquid na yan. Ganun talaga. Tapos naman eh, naging draw ranger din naman si ano sabi eh. Sabi nga, si tapos ka na. Tapos ka na, kaibigan. Sino ba si Oscar? Bakit si Oscar yun? Hindi Rosmar. Baka may beep kay Oscar yun. Ayawan ko ba? Oh my God! Dikit na dikit ang bakbakan nung game number 1, 2, nung 3, medyo kinapos. Medyo kinapos. 4, ewan ko lang. Pero ito may ano. You guys have backs up against the wall. Yan your na. Coach Blitz, you're the gym guy, you're the motivational guy. What did you say to your team during the break?
I just told them to keep their heads up. I think everything that we've done is amazing, truly. I think it's too much of a focus on, like, if we win this event and stuff like that. And, you know, for me, I think it's just a cool thing to repeatedly get to finals, show that consistency, show that we're a top team. Like, I'll live. And if we won this, the, you know, life would go on. And if we lost it, there's another thing to play and life would go on. And so I just told them, enjoy the moment. It's not very often that you get to play for this kind of stakes in front of this kind of crowd. So, you know, just enjoy yourself. All right. Guys, enjoy yourself. Very motivational blitz. I appreciate it. Enjoy it out, guys. And now we're going to go to our motivational casters. That is Avery and Kat. Thank you. Kami po yun, guys. Kami po yun. Sinabi na sa inyo, eh. Enjoy yourself, guys. No? Diba nga lang mo kasi after nun, syempre, kadalasan dyan mo kailangan sabihin yan. Sa mga crucial na moment din kasi talaga. Ayan, kailangan mo na talagang bigyan sila dyan ng mga motivational speech na magpapagaan sa kanilang napakabigat na nararamdaman ngayon, no? Sobrang bigat na ng mga dinadala ng mga players natin, guys. Yung pressure, nandyan na. Lahat, expectation, nandyan na. Disappointment, nandyan na. Eh, nasa sa kanila na yan. Ang ganda ng muri ng Dota, nakita mo, lumalaki na yung mga bundok na background, uh-huh. Yun. Totoo yan. Oh, nakakasuto ka na kagad dito. Oh, easy lang. Pero easy lang daw. Itong si Liquid. Siya, ha? Up, na-slow na kagad siya dyan. Mikay, nandito na rin. Tinamahan sila doon ng access. Time from collapse. Then, nakita rin kasi si Boxy doon. So kahit pa paano, wala pang follow-up. Mm-hmm. Doon sa Nova ni Lich. Yung Nova Bilya. Motivational caster daw, si Rendon ba yun? Yun. Patay. Kan nga, mayroong motivational yun. Toxic nga yung taong yun eh. Oh. Eh, magkakasecure lang ba ito? Teka lang, parang gusto pang umagaw din ng hero sa taas, ni Zaya. Mukhang pwede pa yata. Kasi nakita niya na kagad din yung ano. So, ayun nga lang ha. Nahara si Lyle ha. Okay, alert. Delegado dito na kuya. Teka, isang grenade lang patay yata ito ha. Mamamatay nga. Uy, nag-miss pa. Pero first blood, baka kuha pa rin yung Mikkei. Biglang nandun pala yung Draw Ranger, hindi pala nag-back, no? Pero may palubog. Hindi nga lang nag-communicate na maayos. Hindi, okay lang kasi gusto lang sana nilang mag-delay kahit papano. Alo, kasi gusto nilang harangan para hindi makabalik din yung draw. Oo, kaso mag-TP lang yan sa main lane. At least na-force mag-TP, ha? Mm-hmm. So, pwedeng i-try na patayin, no? Mm. Kung sakali mapatay nila, walang TP. Tanda mo, pag nawawalan ka ng TP, nawawalan ka ng 100 gold. Ayun, malaki-laki din yan. Oo. Sanda na ba ngayon? 75? Sanda na ba? Hindi ako bibili yan eh. Kasi yung ginagawa ko dyan, next level play. Nagkapamatay ako. May para TP. Diba? Ganun gagawin sa pub game nyo, guys. Pag, uy, tama na, Pid. Easy ka lang, nag-iipon ako ng TP. Pwede naman eh. Diba? Pili ko ka, tanggalin na ulit ang TP na yan. Binibili na dapat ulit. Okay lang yun. Madalas ako mamatay sa lane eh. Hirap eh. Para pag bumalik man lang, di ba? May libre ka man, pakuswelo ka man lang. Kaya true, pero ito, si Mira rito, pinull niya kagad yung creep wave. Hindi, alam niya rin eh, na parang may level 1 talaga, kaya silang harasin. Mm-hmm. Tsaka first kill yung nilagay ng Lich Lee. Tsaka syempre, range, dalawang range kasi itong katapat mo eh. Once na ma-secure mo naman yung creep wave na nandito sa may tapat ng tower niyo, eh, okay na kayo. Mm-hmm. Ano, dinay niya ba yan? Dinay yan, syempre. Yung Draw Ranger, may na-handle pa atang konting creeps dun sa medyo meron harapan. Meron pa, kaya hindi talaga siya pwede mag-forward dyan kagad, no? I-push ka naman ang kasama dito na ngayon, itong si Yatoro. Ito medyo mahirap, dumikit lang for clockwork, range, Enchantress. Na mabilis yung move speed, eh. Mm-hmm. And nasakit din yung damage dito na Enchantress. Blood Grenade. Pwedeng gamitin, ayan na nga. Mamamatay ata si Zay dito sa may top lane. And easy kill for Yatoro. Parang basic lang nung ginawa na yun. Nabin Lad Grenade lang. Tapos enchant. Pinipilit niya pa rin kasing malursa na nga yung creep wave. Eh. Mm-hmm. Kasi dahil sobrang nakahara nga si Enchantress, hindi niya rin magawa. Totoo. And Mira naman on the bottom lane. Patuloy lang harassment dito nito si Mikkei. Ano to? Da puro process kill tong mga to. May process arrow. Lalamigin ka talaga dyan. Lalamigin ka talaga dyan, guys. Diba? Kasi nakapag-pull si Mira. Pero niya ano naman eh, hindi na naman lad block, no? Ah, hindi. Pero ito na-lure naman dahil dun sa Pro Shield, yung creep wave. Pero again, hindi naman naka-block yun, ha? Asan talaga naka-block na yun, eh? Or tatayuan mo at least, di ba? Hindi, siguro baka naisip din nila dahil nga dun sa pinupull ng pinupull. Ay, hindi, na-deward. Na-dodge naman ni ano, ni Nisha. Alam, na-deward, may sentry, oh. May sentry dun sa may baba. Nakita. Ah, oo nga. Yun yung naka-deward. Pero natouch ni Nisha yung point block na ano ha, scatter blast ha. Hindi, yung ata rin talaga kailangan mag-win kapag ka-ember versus napa. Every time na mag...
pa first kill siya, doon mo rin kailangan i-slide. Pag hindi, masakit talaga eh. Ito naman natin yung magiging damage dyan, pero si Collapse namatay! Dito okay. Kay Mikey, ito naman eh, malakas naman din talaga itong mag-draw ranger eh. Paano, araw-araw lang na ganyan, oh. Mira, pwede mamatay ito ha, may multi-shot pa ba? Ito may si Mikey, 14 seconds, pero hindi na nila yeah, tinry pa. Tinigilan na nila. Mm-hmm. Medyo tumataas na rin kasi poison stocks dito eh. Oh, buti nag-reset daw. Pero nandiyan na rin si Collapse, so kailangan nila mag-ingat kahit pa paano. Mas ang problema nila dito, parang ayaw bumabana ng creep wave nila eh, oh. Hindi nila makontrol eh. Naka-block din eh. Yung, dyan na nang gagaling eh. Yung ano nila eh. Small camp. Small no? Camp nila, naka-block din eh. So, ang galing talaga rin nung parang pagkakalur nga nung isang creep wave, diba? Mm-hmm. Isa lang, tapos okay na, no? Kakapag deny-deny pa ng dalawa. Yun ang mga kabosit sa'yo. Hindi na, hindi na umangat yung creep sa inyo. Nade-denyan pa talaga kayo sa mukha. Ay, pero ito, kahit paano, mukhang bababa na. Gigit na lang yan. Hindi, at least gumit na. Kasi kanina, nakita mo naman nung naging ganun yung position, nakapatay sila ng Beastmaster. Mm-hmm. So, ito si Larl. Na pag refill naman siya ng bote dyan. Ay! Namatay si Mikey! Pero sila namatay pa dun. Topic yan na kagad dyan. So, magkakaroon naman ng trade. Boxy carrying that kill dito kay Mira. Pero mukhang tatapusin na rin yung buhay. Uy! Doon na normal na Tori! Okay lang. Ito si Collapse, so nagkaroon pa ng trade doon. Okay na yun, kasi parang pagbalik mo doon, na-reset ka rin naman eh. Talaga pinatay niya na si Insane niya, no? Inakawa naman niya yung experience eh, kahit paano, nauna namatay si Insane niya doon. Pero si Boxy naman dito, may push ka. Ba't yung problema? May alaga? Hindi mo kayang i-box out to, yung Enchantress na may kasamang Centaur. Kaya nga eh, may alaga eh. Talagang, naku, unlimited normal. Abutan ba siya nung isa pang enchant? Pag na-enchant pwede po siya, yata. Yata siya. Pag na-enchant siya, pwede mga stun. Ay, na, namatay ni Centaur. Okay na, okay na. Medyo nagdelikado lang. Meanwhile, 1v1 sa may top lane. Itong Zai and Yatoro. Hindi talaga yung gagawin mo. Every time may meta nice. Kailangan gamitin mo yung gamitin sa Broodmother dahil wala naman siyang magagawa pag nakameta kayo kundi mag-third skill na lang. Oo. Hindi rin naman ganun kabilis yung cooldown nun para ma-spam mo na ma-spam sa TV. And ito ha, problema na rin to. Masakit yung poison na yan pag na-stackan ka na yung na-stackan. Ito naman, yung kalaban naman nila, kung sino man yung tinatawag natin the pros team, yung kabila, yung stack team yun eh. Stack eh, stack eh. Nag-i-stack yung Wild Axe, nag-i-stack din yung Shadow Poison. Shadow Poison. Oh, sakit. Ito, kanina pa itong pinya na ito, nagigigil na rin ako dito, kaya parang ayaw. Kaya nakaka-battrip yan eh, pag hindi naka-block yan, no, ang daling i-pull din yan eh. Kung may madaling i-pull dito sa may baba, ito rin naman yung beat-up. Yan din, sa may kabila rin, no? And, naku, dumating na pala! 5 minutes pa lang, ah! Pag-almost 6 minutes pa lang, ah! May Mortimer cases na! Mikey going down! And si Mipolska, patuloy na yung pang-aros dito kay Boxy, ginawang pera! Uy, na-normal to siya na Asian! May impetus, pero merong Lotus. May iling Lotus siya. Aha. Aaw. Zai. Hindi, okay lang to. Sa totoo nga lang, parang gusto ko pa itong ginawa ni Boxy na to, na mini-mirror na lang na yung Enchantress. Kahit pa paano, hindi ito makatulong sa ibang lane. And nakikita niya kung may threat kay Broodmother. Kasi parang kung makiki-XP ka pa dito sa Broodmother na lugi na nga, eh patalo ko talaga ng buong early niya. So pinapasolo mo na lang yan. Okay, Mira, going down din sa may bottom lane. Napatay naman siya ni Mikey doon. Pero ito si Nisha. Sa may gitna. Na-dodge niya ba yun? Oo, na-dodge niya. Pero okay lang naman din ata siya kahit paano mukhang healthy yung resources ko ni Nisha dahil marami rin siyang last hit eh. Ito yung replay kanina paano napatay kasi nila. Nag-deward kasi. Ito si Mira. So, without the ward, naging kapalit yung kanyang buhay dyan. Pero ang ganda ng last hit dito na ito si Yatoro, guys. Ganun din naman yung snapper. Zai, Delegado. May ispatan siya dyan. Less low. Pero nandiyan si Insane niya. Lalaban sila rito. Yun niya lang. Nakapag-out kagad si Yatoro dito. Pwede yung chances na lang. Makakapag-lifesteal ba? Ay, pero naharangan na ni Boxy. Ayun nga, mamamatay. Itong si Miposhka dito sa may top lane. Ang ganda ng atake nilang to. Kahit pa paano, kita mo na, papula nila si Terror Blade. Mm-hmm. So, pwede talaga mag-stay up lang dito si Broodmother. Actually, ang ganda ng atem sana for Team Spirit. Alam nila, 7 minutes. Pwedeng mawala ka agad yung mga support. Support. Pero hindi nila alam. Nagbabalak din pala sa may top lane, no? May masama rin palang plano dito, mm-hmm, yung Team Liquid. And going for Dominator, ito si Collapse. What do you think doon sa build na ganyan, Kimo? Parang okay lang. Parang medyo okay lang. Kasi pag inisip naman, ang pangit naman natin mag-alig ka rin dahil may draw ranger ka rin kalaban. Oo, yung draw ranger na malayo, no? Hindi mo naman tatamaan niya ng drums-drums, eh. So, pwede rin nga talaga yan. Oh! Pero tinan natin, Nisha. Siya na yung nangaharas dito. Eka, clockwork ka. Nandun sa likod, ha? Nasa likuran, ha? Larl, Delegado. Tingnan natin, walang cookie yan. Pero pwede may Mortimer cases dito si Larl, ha? At saka may bore, eh. Ba't nandito yung bore? Ewan ko, biglang dumating dyan. And nasa under dito si Zai. Delegado kayo ka gamba.
mamamatay si Zai. And ang magiging kapalit din si Insignia sa may gitna. Lyle! Easy lang daw. Nag-out lang si Nisha rito. Double damage, makukuha rin ng Ember Spirit. Buti pa nga swerte sila doon. Isipin mo kung sa baba lumabas yung road. Isipin mo yung may roar doon. Beastmaster nag-rotate doon eh. Mm-hmm. So, Lyle? Magra-rush talaga siya ng items. Kailangan niya. Kailangan niya mag-itos agad. So, 6-6 score natin. Eto, may ispatan dito yung Draw Ranger, pero may TP rin kayong from Insignia. Poprotektahan niya itong si Mickey. May alaga na, Dominator na, para dito kay Beastmaster. Kailangan niya rin talaga magka-Domi, alo, kasi pag inisip mo, magiging puro range yung kakampi na dito. So, kung magkakaroon kayo ng Dominator, may tatangke para sa inyo. May harap. Oo. Oh. Wala masyadong buhay. Ito si Lola, delikado. Lyle. Naraket. Pwedeng lumaban. Kukuki ba to? Scatter Blast Kuki. Kumuki pa baba. Papasukin na si Jan. Patay ata siya dyan. Oo, oh, mamamatay pa nga siya dyan, mga sir. Ito na, Nisha is back. Nisha is back. Kinakabahan na mga tropa natin dun sa Riyadh. Hindi ko lang, pero lahat sa siya Toro. Bigla nag-rotate dito si Mickey. Pwede nila patayin to. Walang Sander yan. Yatoro going down. Maganda, gumaganda yung nangyayari okay sa Team Liquid ngayon. Alam ha, nagiging okay yung pacing nila. And kahit parang nahirapan si Zai, syempre alam naman natin, Broodmother yan. Once na mag-level 6, level 7 onwards yan, malakas na yan. Ayun niya eh, nakita naman natin doon. May mga alaga na siya, hindi na siya kaya lane nandito na ito si Toro. Maybe going for neutral creeps na lang kagad. Ito si Toro dyan. Sino mag-hold ng top lane kung sakali? Bibigay nila yan. Talagang yung first tower kapag may kalaban ng Brood. Pag hindi nyo kaya i-defend, huwag nyo pilitin. And sa dalawang support nila na to, parang wala naman kaya mag-hold dyan. Enchantress and itong Shadow Demon, yung mag-contest pa. Pa yung ano nila, yung ancient niya. Kukunin pa ni Nisha yung iba rito, guys. Nakakuha naman niya kahit pa paano yung content. Okay na yun. Parang naka-nao ka na ng content. Kahit pa paano may reaction na mag-ngyayari. Kasi last, ganyan, eh. Ito, na-force pa nila yung rotation dito ng Team Spirit, guys. Hindi pa sila maaabutan. Nakuha pa nila yung rune. Makakawala pa rito ngayon si Nisha and Boxy. Pumasok. Okay. Pero delikado yata si Boxy dito. May shield cross kinamit. Ako bumalik. Okay. Nag-bounce baby boy. Mamamatay pa nga si Larl. Uy, paka mo. Etong si Boxy. Wow. May Midas ako nakita. Mukhang kay Draw Ranger yon. And eto na si Zai. Na-take na rin sa may gitna ng tower ngayon. Hindi nga nag-take ng top. Alo eh. Inuna pa yung gitna. Diretso kagad sa may gitna. Basag na yung tower dito. Sinasabi ko na sa inyo. Sasabay lang kayo eh! Liquid is back! Sasabay lang kayo! Mukhang ang magigame 5 ba? Ewan ko ba? Sabi ko naman eh! Pero hindi pa naman daw tapos. Napakayaman pa rin ng Terror Blade dito, alo. Oo nga, mayaman pa din naman. Kahit namatay ng isang beses yun, no? Ganun pa din. Pero gusto ko yung ginawa nilang route na to ah, dahil kahit pa paano, in-open up nila din agad yung mid. Kasi once na mangyari yan, yung Ember, pwede na mag-rotate kahit saan side ng lanes eh, di ba? And siya talaga yung kailangan dito magiging active. Which is yan na nga. Ayan na nga, magiging active na nga siya rito. Dalawa na mga kagad ang change. And Nisha, pwede siya mag-ultimate. Oh, the silence, ginamit dito kay Kulaus. Pero tinuunan nun, no, Grips? Kaso nandito si TV, kailangan natin nila mag-back. Oh, mag-back na lang muna to. And Insignia or Nisha yung mate-delegado, guys. Easy lang. Ah, pwede naman ipapagdating isa yan. So, di-depends din sa may gitna yung ano, leech. Pati si Draw ata, nandun na sa gitna. Parehas yata silang pa-farm niya. Okay na to, bigaya na to kapag agad to. Nagtitake din naman yung brood niyo. Okay, so may taas na lang. Yun lang. Si Mikio yung delegado. Na-silence naman niya dito ngayon. Kasi yung Enchantress. Pero Enchantress na yung tatapos sa kanyang buhay. Bookshot! Magkoconnecta doon sa may Snapper. Kaya ba nila patay ito? Sila. Ay, may Brood Mother! Ayan dyan pala yung Brood. Pwede. Nandito si Zai. Zai, taking the kill dito kay Larl. Tsaka naalala mo yung sinabi ko nung nakaraan. Ito, ano yan? Snapper core talaga. Nasasagasaan ang Brood Mother to eh. Yung sabi ko siya naka-Echo Saber BKB lang. Pwede mo nang atkatin yan eh. Sumasabay eh, no? Oo. Pero, Nisha. Nice patay niya si Mira rito. Nakabasag din nga naman yung Beastmaster nga doon sa baba with the help of Terror Blade. Pero ito ako, ano na yata ito, lugar ni yata ni Zai, hindi. Napapaback din si Zai doon sa may taas. Akala ko kukunin niya na yung mga neutrals. Hindi, mini-mirror din siya ni Enchantress na naman eh. Siya yung nag-check eh, no? Akala ko kasi paparmin, at least paparm sana ni, ano eh, ni Broodmother yung dapat pinaparm ng Terror Blade eh. Kaso, gusto niya talagang farmin. Gusto niya talagang farmin. Yun ata yung pwedeng mangyari dito. Talaga ubusan mo dapat ng space tong si ano si Atoro. Kaso gano no, nakakuha pa rin niya yung triangle yung ano doon. Hindi, neutral doon. Umiwas na rin siya talagang yun na yung gusto niyang gawin.
Yung Beastmaster, nag-shove sa may baba, tapos siya sinisecure yung dalawang ancient. Mm-hmm. Ito yung mga alaga ni Beastmaster, guys, nasa may bottom lane lang. Aangat dito ngayon. Itong si Insane niya, pati yung Clockwork. Ako, Enchantress, nakakuha pa nung pets na nakakainis sa loyo. Nagtutulak na pets. Mm-hmm. Mga skeleton? Bad trip yun. Bad trip yun. Naka-backdoor kasi ng first tower yan eh. Oo, lakas ng damage yan. Dami pa. Burst pa ng cooldown. Kaya nga. Pwede mo talagang pindutin. Unlimited yun eh, no? Wala naman timing. So, ito may atas naman na si Larn. Baka ito na yung magiging timing din for Team Spirit na gumaw. And itong Liquid, for sure ako titigil to alo. Kailangan din nilang magka-BKB na kung may itos na nga itong si Larn, eh, hindi na pwede yung ginagawa kanina ni Ember Spirit. May threat na rin na mamatay siya. Pwede na siya mamatay yan. 14 minutes, Wisdom Rune. Ay, masama yung plano ng Team Liquid doon. Ay, dalawang support. Pwede TV, nag-TV. CST, okay, CST lang. CST, mahuhuli ka agad dito. Tingnan natin, Boxy. Ay, may palubot pa. Medyo tumatagal. Okay, kuha lang ng rune, kuha lang ng rune. Pero nandyan itong si Nisha. Oh my God. Ito yun na nga, yung Wisdom Rune makukuha na rito. Boxy, TP out, pero mamamatay siya dyan. And out na lang muna. For Liquid, nakuha na nila yung kanilang gusto. A kill sa support, plus the Wisdom Rune. Worth it na yun, yung mga ganong trade. And kahit paano, nag-react kasi yung Team Spirit doon. Ano? Ilang TP rin yung nakomit ng kalaban. Ito ha, tigilan ni Inse. Ayaw siyang tigilan dito ng alaga ni ano. Dark Troll, no? Uy, huwag ka lang ano dyan, umabol dyan. Papasok na ako dito. Bahala ka dyan. Binibisyonan eh. Pasok din ba yan? Hindi na siguro, pa-farm na lang to. Pa-farm yan? Sasama pa rin skeleton. Sama ng skeleton. Farm na ulit. Bossit yan eh. Teka, kay Collapsion eh, no? Oo, oh, kay Collapsion. Unlimited eh. Hindi naman siya, hindi enchant yun. Hmm. Kasi kanina may na-enchant nga rin si Chata sa end nga. Kaya may skeleton pa rin. May skeleton pa rin, no? So, Mikey naman dito. Dragonlance going for Aghanim Scepter. So makakita na naman tayo siguro ng slow pace na game dito. Siyempre, yung Team Spirit din naman, naghihintay pa siguro ng Domi dito eh. Yun o! Pinoy yan. Pinoy yan, oo. Oo, Pinoy yan. Mukhang nakapag-date pa sila doon sa Riyadh Masters, alo. So first 10 kills pala, nakuha na ng Liquid ha. Nabigay na ba natin yan? 10 kills, Liquid. Isabay na natin yung ano dyan. Labas yun yung... Okay, 1k golden lang oh. Wala pa naman yan. Watch winner. Oh, the hookshot. Unboxing, tingnan natin dito, may palubog sa sarili. Ito si Mira, pero wala nang mga nagtitipis sa kanyang tropa. Naipit data dito. And KLG para kay Zai. Pwede na nila i-take down to. Yung tower dito. Ang maganda dyan, pag na-take down nila to, control na nila yung Ancient. Pwede dito na rin magbahinga si Broodmother. Si Broodmother na nakita natin, gato yung ginagawa ni Zai. No? Dalawang Ancient kaagad yung kanyang pina-farm. Pero ready na rin naman ata yung Spirit, alo, dahil buo na nga itong Helm of Overlord. Mm-hmm. Ngayon na naman, mayaman na naman dito si Zai. Ha? Going for Lincoln Spear si Zai. Wag lang maror. Siguro, dahil nga naka-BKB siya. Tsaka kahit paano yung purge. Ay, kaso si Mickey, mahuhuli pa rito. Okay. Sa kanya yan, peak pole. Oo. And mamamatay si Mickey, guys. Pining pa niya na, ay, may vision yung kalaban dito, kahit wala. Kahit wala, akala niya na meron. And okay, Nisha, nakuha naman niya rito yung illusion rune. Kahit paano, nakakapag... Backdoor dito ng mga creep wave. And pati yung top lane ha, mukhang makukuha na rin yata. Mira naman mahuhuli rito guys. Shadow Demon, pinalubog yung sarili. Pero alam mo na, multing kasunod yan, mamamatay na yan. Nakapag-ultimate siya dito kay Boxy. Kaso nadamay ata dito si... Ang sakit ng mga Insania. Alaga, si Insania. Pinapak ng alaga rito ni Collapse, pero naging pera rin. Yung alaga rito ni Collapse. Nasama rin naman. Uh-huh. And yung top lane, dumipensa na doon. Ito si Mickey. Pero Yatoro, napakayaman ano dito na item Yatoro. Nito? Skadi, next yung item. Importante, syempre. Parang pag inisip mo, puro melee pa rin to. May Broodmother, kung naka-Skadi ka naman, masasaktan din yan. Ito na kayo sinasabi natin, may Atos nga. Ito si Larnisha. Pinatay-patay siya nung Impetus dito ni Miposhka. Aray ko, bes, isang Atos lang. Nawawala na parang mula pera natin. Ang yaman ito, ha? Naka-thread stumble pala ito. Talagang pwede kang mapatay sa early. Mm-hmm. Bukan kahit papano, nakakompleto na yung mga auras dito ng Team Spirit. Oh, magaling din mag-enchantress yan eh. Nagiging ano core talaga yan eh. Uh-oh. Pero nakita niya na si Beastmaster. Delegado rito. Na-atos siya guys. Makukuki. Marurutin. Oh my God. Walang galawan. Portion. Zai. Solve yung mami ni Zai doon. Aha. Uh-huh. Ay, pero pwede niya yata patayin dito ngayon. Shadow Demon sa kanyang mga alaga. Kaso may smoke! Ang talino mo naman, Dol!
napapapalakpak tuloy yung mga tropa dun na nasa stage. Oh. Thank you for the smoke! Hop! Mahuli si Snapper! Mabawi ba? Wala pa yung follow-up niya. Okay, easy lang daw. And ang problema, kita mo, no? Parang kahit nakamidas nga sila dito is na umaangat pa rin ang umaangat yung network ng Team Spirit, alo. Bagay TV rin eh, no? Pati PM, firm ng firm eh. Firm lang eh. No, wala, parang wala sa kanila yung pressure. Oo. Sitting pretty lang din dito si Yataro. Pero ito si Mikey, yung agalims niya talaga, ginagapang niya rin dito. Pabuo naman na, so kahit papano, dyan magagaling yung damage. Bakit yung hinihintay na timing lang din ng Liquid? So, naka-Midas naman siya eh. So, kahit papano talaga eh, maraming... Maiaahon niya. Maiaahon niya sa hukay yan. Pero Zai, yung kanyang link and spear, malapit naman na. Pero napipigilan pa dun sa pitas na ginawa sa kanya kanina. Hindi, yun din yung kailangan niyang gawin eh. Kasi parang feeling ko ayaw nilang i-give up nga yung baba. Dahil pwede silang ma-pressure ni Beastmaster tuloy-tuloy eh. Nung nilagay nila si Broodmother sa baba, napro-prolong naman niya eh. Nadidelay naman niya yung push na kayang gawin ng Team Spirit. Yun nga lang, syempre, dahil si Broodmother na nilagay mo doon, lumiit yung napaparman niya and... Oo. Parang naging defensive na Broodmother siya. Ito nakakatakot yung mo ha. Pwede na magsama-sama dito yung Team Spirit. Pwede na yan. Ang dami ng mga alaga dito. Plus yung Terrorblade naka-skadi na rin. Nakakatakot na mukhang mag-high ground ba yung Team Spirit dito. Pwede. Popok yata lang high grounds to without the Aegis of the Immortal. Kaya nilang gawin eh. Kaya. Hindi naman ganoon kalakas na yung burst potential dito ng Team Liquid. Alo. Ito na ang aura, guys. Pero mga alaga lang bumabasag. Okay, meron naman daw silang leech, pinapatagal nila 'yan, pero may atos na kinamit dito kay Zai. Tingnan natin sa backline yung mga alaga ni Zai, kinawang pera lang. Buo naman ang link din ni Zai, alo. Mo dumating na sa kanya 'yan. Oo, and agalim sa rin nitong si Mikey. So kahit pa paano nandiyan na yung ano nila, high ground defense. So, pwede kami. Binabasa. Eh, biglang nag-roshan yung Team Spirit. Kaya nag-smoke na rin tong Liquid. Akala nila, ganun niya ginagawa dyan. Pwede bang Liquid mag-roshan dito? Or mahirap? Mahirap ata kasi nasa baba yung kalaban eh. Nandito na rin sa baba yung roshan dahil umaga na. Alo. Pwede nga, check na nga nila. May ispatan nila yung wala. So, tingnan natin. Pe-pressure sila sa may gitna. Papunta sila sa may top lane. Kukonek sila doon sa may Ember Spirit. On the middle lane naman, Zai. Tinatake niya rito yung tier 2 tower. Ina-expect nila nag-roshan. Ayun na nga. So at least magkaroon sila ng trade na dito. Tower. So yung... Bracket. Tama. Bulilyaso ang plano. So itatake na nila yung tier 2 tower. Pero may nakaabang sa may middle lane na si Snapper. Nandun na kaagad. Age of Immortal. Makukuha rito. Ito, naping na nila. Nakita na rin nila. Nag-ulti na pala yung Snapper, guys. Nag-ulti na. Pinapatagal lang. Pero mabasag pa rin yung gitna. Aray, kumpis ah. Okay lang, kahit pa paano may trade back silang napala doon. Kasi kung makukuha mo naman yung second tower ng kalaban, pwede mo rin kunin yung isang outpost pa dito sa may taas. Ayun ang pinakamaganda. Oh. And also, mag-open up yun sa Broodmother na at least maka-split push mamaya, no? Pero maganda siya ata sa may side lane sila natin. Pero nakasimok liquid, among may gusto pa sila laban gawin. Lalaban sila dito and mahuli na dito si Enchantress, guys. Nakosta, kamali! Kaso nagkamali, napunta sa may kabila. Itong si Miposhka, naitulak siya doon. And Zai, dadepensa na lang dahil nandito na yung creeps. Medyo malalim na din. Linkin na siya dyan, going for butterfly sa kanyang Broodmother. Hindi, kailangan niya nga gawin yun dahil kahit mamaya, kailangan pa nila ng isa pang carry na parang tatayo or makakatank dito sa lineup din ng Team Spirit, alo. And ito naman, si Nisha, ano na kanyang next item? BKB na. BKB na yan. Oho. BKB na nga siya dyan. Smoke. Kinumit na rito ng Team Spirit. Mag-aarm sila ng kill. Sino ang kanila makikita? May Aegis naman talaga sila eh. So, kailangan lang gawin. Ay, the purge! Pinurge na kaagad. Tinanggal na ang kanyang ano rito, Lincoln Spear and Zai Delegado na Atos. Ako po. Mahuhuli yung gagambang. Oh, nag-glimmer. Buhay pa, nag-glimmer. Buhay pa si Boxy, ah. Mapapoison ba siya? Ayun, namatay si Boxy doon. Pero okay lang, nagamit yung meta rin doon, alo? So, at least, may naging kapalit sa buhay ni Boxy. Kasi mo ako mag-mimid yan. And sakto na rin yung BKB rito netong si Nisha, pati Larl, magkasabay na magkasabay. Meanwhile, Draw Ranger, ay? Nahuli na Draw Ranger dito, BKB para dito kay Larl. Dinikitan niya na rin, Scatter Blast gagamitin, Mikey Delegado rito, Ultimate, time from Snapper, mamamatay si Mikey doon. Parang,
Teletubbies, ganun talaga lang ginawa ganun sa kanya. Yung galaw na nangyari sa kanya doon, ah. Sobrang smooth noon, ah. Pinatay na yung mga kakampi mo sa mid, nahuli ka pa sa top, ah. Sa top, no? Hindi ko rin sure. Ito, mag-split-split lang din talaga. Kinukuha nila yung mga alaga, pero off, hook shot. Alam nila may metamorph to. Alam nila may metamorph, pero merong Aegis of the Immortal yan. Sinunder lang agad. Ito si Boxy, makakaroon ng trade. Patay. Ito si Boxy. Pero Yadoro, buhay pa din. Diyos ko, may Aegis pa nga yan. Ano ba? Kasi nag-game 4 winner pa ako. Wala tuloy natira kahit 5K. Okay lang yan, lo. Walang sisiha. Pero kasi parang laging kulang-kulang din yung laban nila dito. Hindi pa naman nagiging 5-man din dito yung Liquid, alo eh. Oh my God, ayun na. Spirit oh Spirit! Ulol! Gaming Gladiator ka nang nakaraan! Oo, balingbing yan! Sabi mo, Gaming Gladiator ka! Ay hindi, Bedboom yan! Bedboom nakaraan yan! Baka ano kasi siya, iyon na person. Si Save yung sinasabi niya eh, ano eh. Baka CIS no? CIS. Really. Pero Bedboom yan nakaraan! Si Save daw, ano, may $3 daw na ano, na gears. Mouse yata. $3 lang daw. Hindi pinapalitan. Ano, talo na nga, nag-cheer pa yun eh. Dati nag-cheer, talo na eh. Pinapalakas lang yung loob ng mga kababayan siguro. Yun naman yun eh. Kaya natatalo yung Liquid ko. Ah! Yan na, inokshot pa! Okay! Pero ba't pinip, teka, pilit to, ah, pilit to. May sander na ulit to. Sander na ulit yan. Hindi na nga kailangan sander eh. Oh. Parang nga gusto na niya patanggal yung Aegis na dito eh. Si Boxy delegado rito. Kaya ito, patuloy yung nahuli. Sander, naku po, mamamatay pa nga yata dito yung Clockwork. Diyos ko po, nagkilig sila si Yadoro, guys. Again ha, ilang tournament na, mga sir, no? Yung Liquid umaabot ng Grand Finals. Pero pagdating ng Grand Finals, lagi lang po silang second sa isang team. Gaming yes. Gladiator. Sa tournament na to, guys, talaglag na yung Gaming Gladiator. Tinalo ng Talon. Tinalo din nila yung Talon. Itong Team Liquid. May mga taon kasi talaga na second ka lang. Baka ito na yun. Ano yan? Mala EG na laging third? Baka ito na yun. Medyo kakaiba ang lasma nitong Liquid badating sa Grand Finals kung sakasakali. Hindi pa naman tapos. Alo. Kailangan lang din talaga nila maging lima niya. Hindi pa naman tapos, guys. Isi lang. Oh, 30 seconds, mawala Aegis. Hindi pa naman nakaka-high ground. Hindi pa naman uli ang lahat. And parang last year din, no? Last year, nag-init. Bandang dulo na yung Team Spirit. Eh. Kaya nga. Ay, mukha dito rin, eh. Akala natin, Team Spirit is back, eh. Ewan ko. Parang nung TI din, medyo lumailay sila. Pero again, malapit na TI din. So, talagang... Naku, mauli yata si Nisha rito, Maroror. Uy! Nice slide! Lang, hindi napaangat yung kamay ni Beastmaster. Siya nakita niya eh. Nadamay. Niya, nadamay siya slide eh. Nabisyonan niya eh. Ayan, wala na nga Age of the Immortal dito. Iyata ro. Pero ganda nung item selection niya dito, alo. Parang ready siya eh. Ready siya sa mangyayari eh. Meron ka yung Hurricane Pike. Gusto ko yung Hurricane Pike yung gusto ko binuo niya dito. Ako, gusto ko na dito ngayon yung mga carries na si Silver Edge eh. KTB kasi yung ganda eh. Range din kasi. Tapos yung makikibis ako, critical ka lang, di ba? Ito, Silver Edge. Bullshit din eh. Magpare-paras kayo yung 6 item slot. Gem ang kailangan mo, ha? Si Entry Wards. Eh, ubos mo minsan yung si Entry Wards. Okay lang yun. Yung Ranger din naman, parang feel ko, doon din naman papunta. Dapat. Oo. Tignan natin kung ganun ba yung build niya. Pero misplayed push, guys. Ayan na. Okay. Napakatapang din dito talaga din, Larl, eh. Na-dodge, Larl? Out lang. Wala pa nga siya kakampi doon eh. Parang nalalayo pa lahat. Pero inabutan ng fortune. Ah. Na-ping nila. Na-ping. Okay. Ay, delikado yata to. Pinumitan na ng meta to. Makapag-out pa naman. Pero BKB kailangan. Ako na-slow. Na-slow. Okay. Pina-force sa 4-stop din. Maabutan yata to. Maroror. Ay, Maroror! Sulit yung habol. Nung na-4-stop pa ulit, doon makaiba eh. Meri na pampasi. Mabilis sila kasi humahabol din. Alam, meron silang tambol. Aray ko, bes. Tapos babasag pa sila dito. Tormentor shard. Kay Mira. Ano yung shard niyan? Yung pang cleanse. Cleanse? Oo, yung cleanse. Ito na, si Zai. Ay, si Boxy mahuhuli rito, si guys. Dito. Siya ang naging ally. And ito na naman, Yator. Maghanap na naman siya rito na pwedeng gulpihin. Eh, buo na nga. Silver Edge siya dito, alo. Dahil sa mga kills na nagawa niya. Okay, yung mga Brute Mother naman dito, going for Battle Pride. Ewan ko, kaya
kaya pabayanin ito, mga idol? Hindi, kaya nila to kung magkasasabay-sabay. Kaso ngayon, napipili nila na parang ang hirap ng team fight dahil hindi naman sila nga mabilis pumaskil. Hindi sila mabilis pumaskil dito. And may isa pang problema, kung hindi nila matcha-check dito yung SD, parang wala silang papatayin eh. Yun nga eh. Yung SD din dito eh. May mga hookshot naman silang ginawa. Saka may Ember BKB naman, kaso okay. Parang mahirap pero sa ngayon. Pero ito si Yadoro, kung gaano ka-active sa mapa, lahat may pula. No? Ang dami na ng pattern na nagawa. Oo, kumpara mo kay Migay dito. Well, paano rin naman. Marami-rami rin naman pinuntahan ng lugar ito si Migay. Oh. Na-farm at na-farm. Pero again, Yatoro, napakayaman. Nullifier, next yung item. Yes. Teka, sino yung nullifier na dito? Mga force-up lang ata. Nee, sa bagay yung pro shield kasi. Pro shield. Annoying din naman talaga sa TV yan. Nawala ba yung lifesteal nung ano? Nung Broodmother pag ano? Nullifier, di ko kasi nakikita eh. Pero parang pinatanggal, no? Hindi. Undispellable. Uh-oh. Okay, ito na. Hookshot, kinamit na rito. Ito na, huli na nila. Kaya ito si Larl. Kung inumit na rin kagad. Pero nasasakta si Boxy. Senya, pero Boxy unang tutumba. Yung Chain Boss, tumatalbog pa. Pero nakabigay-bigay kasi ito si Larl. Eh. Wala silang follow-up talaga. Oh my God, wala silang panghuli dito. Hindi kumakita yung follow-up nila. Collapse with the BKB also. Habang pumupos yung mga illusion kanina doon ng Terror Blade, andito na ngayon. Tutulong na. Naku po, Mikey! Diretso kagad siya kay Mikey at pinatay kagad si Mikey dito. Walang kalaban-laban mga sir. Insenia next target. Mega kill na yung dalawa. Yato, Remy Boschka. Zay Delegato, tumatakbo na. Oh my God! Kung gano'ng kadali patayin yung carry nyo, ewan ko na lang. Parang kailangan din niya ng mga fight-fight ka. Ito na nga ang Team Spirit. Naka-pike siya nun. Pinag niya yung sarili niya. May pike siya eh. Ba't ganun? Eh, nakapitan na siya eh. Parang syempre, na-slow siya din. Alo eh, may scatter yung normal sa'yo eh. Hindi na siya nakatakbo, no? Oo, kasama pa yung syempre. Kahit pa paano, may konting slow din yung Mortimer's Kisses. Pag nagko-connect yung mga slow na yun, hindi ka makatakbo talaga. Sabay ano, disiplina lang oh. Ayun, natignan mo, manonormal siya melee. Sabay Mortimer. Wala na, hindi ka na makatakbo. Nag-pike siya eh. Hindi niya tinulak. Pumorstop lang siya. Paano panic? Hindi niya tinulak yung ano, yung si Yatoro. Pumorstop lang siya. Ayun oh. Tanga ko sabi, vlog na lang ako dito. Yun, mapa-vlog si Sir Kevin. So, mahirap na yung nangyayari ngayon sa Team Liquid. And mukhang ang gustong gawin ng Team Spirit dito alo is to secure yung second Roshan. And problema din yan, sabi nga natin, itong TBSD na to, subok na to subok eh. Subok yan. Na ng taon to eh, yung nalulubog-lubog na illusion, nagpupush. Ayun nga eh. Ako eh, so pa to. Pa 20 na. Okay guys, Daedalus na. 19 na to. 19. Stopper, one level away na lang. Parang kapag ka na-disable ka, or pag na-roar ka dito, road to babay talaga eh. Dati nakabinit yung, ano, game 4. 5K na rin yun. Okay lang parang yan. Pumuso ka naman eh. Talo na lang dapat ng 30K oh. Naging 35K pa talo mo bigla. Oh my. Ang sisihin mo na lang dito yung talon. Bakit? Kung talon to, maganda laban oo, dito. Nga, eh. Oh, kung nga, talon eh. To. Totoo yun. Hindi nagkatagpo eh. Hindi nagkatagpo itong spirit talon eh. No? Mahinit din yan eh. Sayang. Hindi pa naman tapos. Ito na, nag-attempt pa naman yung liquid alone. Naka-smoke pa sila dito. Gusto nilang ilaban na. Kaya ito, second Roshan. Ito na yun, guys! Sinasabi ko na sa inyo. Hindi mo rin kasi talaga pwedeng ibigay ng libre para sa side ng Team Spirit eh. Umag-out pa nga sila eh, oh. Sabi nga, sige, kung gusto niyo naman dyan, okay lang. Hindi rin naman sila ganun kabilis mag-Roshan, alo. Oo. At kita mo, yan nga, hindi, meron silang... Pwede yata, draw ranger sila eh. Nakita rin naman nila, may pet eh. Kasi meron syempre, silang vision. Wala rin mabilis ako. Ba mag-Roshan talaga yung liquid? Hindi naman ganun kabilis kung parang may mga atat sa inyo eh. Kung may mga boboset, yan. Eh, pero tatry yata nila guys, kailangan nito Roshan eh. Nagpapakita pa yung stop eh, nagpapakita okay. Pa kasi yung stop mabilis dun eh. Mabilis yan, ayun o. Kaso lalaban si TV dyan, ano, sinasabi ko sa iyo. Ay, nakakita na! Ito na nga, niroar na kagad dito si Mikey, wala na lumabos siya ng galaw. Yun na naman. Oh my God, tubos na naman yata ang liquid dito, Sumander. Pero wala masyado nga nagiging ano yun, nakakapalit na Sander yun, buhay niya. Pumamatay yata si Yatoro dito. Pero nandiyan na rin. Yung mga kampe. Yung mga kampe. Yung mga kampe. Hindi siya pang tinamaan ng Mortimer Kisses. Napapayback na ngayon dito ngayon. Ito Draw Ranger, baka ito na yun. Kaso nagbuyback din yung Chantress, okay. Ay, walang buyback si Yatoro ha? Si Yatoro, wala. Pwede yata ituloy yung Aegis of the Immortal. Ibigay nila kay Draw Ranger. Oho. Okay na. Okay. Ito na yun. Okay na. Ito na yun. Ang mahalaga dito, hindi mo mabigyan ng AGC TV. Pakilala mo sino ka, Sir Gaben. Op!
Eh, lumarapan kayo yung collapse! Mamatay si collapse dito! Ano lumarapan pa? Ay, sakit yung damage dito ni Miggy, ha! Eto na! Next target! May boss ka! Ay, kahit sumunod mother, masakit! Lord! Delegado! Last one! May liquid! Teka, kambak ata to! Yan ang sinasabi ko sa inyo! Di pa tapos! Aegis! Pwede kay Miggy yan! Kakabalbakan neto! Kakabalbak yan! And kita mo nga pag hindi napapansin na yung Broodmother kung wala yung TV alo sa mga team kaya nga eh. Yung Keso! Shish! Yun! Narinig tayo pa. Oh. Tingnan mo yung damage na nangyari ha kay Broodmother ha. Pang! Okay, Zai. Saka pa. Pang! Oh, okay. Yun nakaligtas yun eh. Hindi na pinansin yun eh. Pero lahat, pati si Lyle. Damay! Pang! Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. And kahit pa paano, napatay din nila yung Enchantress doon. Oo, dieback yun eh. Oo, dieback yun. Tsaka nga yung sinasabi ko, alo, makuha lang nila yung Aegis kahit pa paano magiging pair to eh. Dahil hindi nila pwedeng bigyan ng Aegis dito si Terror Blade. Saka kaunting item lang, Draw Ranger. Basta medyo tumagal lang, ma-pre-hit lang ganun, no? Mga ilang segundo, pa paano, no? Arrogant na Terror Blade pa to, alo eh. Nakita mo kaya rin siya namatay doon dahil wala naman siyang BKB, wala rin siyang pandebuff talaga ng third skill ni Broodmother. Oo, saka yung Sander niya, hindi rin nag-choke din. Nag-choke din yung Sander niya doon. Eh, na yan nga, Age of Immortal para dito kami. Isa't isa pa to. Yung mayaman na rin si Brood. Ah, may Silver Edge na rin siya dyan. So, okay. Oo. Dagger naman para dito sa may Snapfire. So, level 20 na yata rin yun. Ewan ko ba? Sinasabi ko na sa inyo eh. Ito na yun eh. Hindi, tsaka mga doon, naka-clear out naman nila lahat. At si Broodmother, nag-dagger na rin siya dito. Talagang gusto niya sigurong kapitan tong si Terror Blade. Alo, yun din naman eh, kung makakapitan ni Broodmother to, may butterfly, tapos meron ka nga nung third skill. Huwag tayo masa dito sa Draw Ranger kay Zai na lang, di ba? Ganda naman yung ginagawa ni Zai eh. Zai na talaga yung chumek dito kay, ano, kay Terror Blade. Shard, kay Miposhka, Little Prince. Okay. Para siguro kahit pa paano sa panggagamba din yan. Yun nga, nung ganda nga nung mamaya yan eh. Ikaw yung habulin ng gagamba. Oho. Ito nga, level 20 na dito si Larl. So yung damage ng Little Shredder. Papasok na rin. Papasok na yan. Dagger na rin dito yung Shadow na, Demon. May pandebuff na siya dito. Alam. Manta style para dito kay Yatoro. Hindi nga nag-BKB to. Oh. Talagang walang pakialam na Terror Blade to. Alo, aggressive na Terror Blade to. Pero maraiglik naman din ng mga heroes dito eh. Oh. So, nakita siya ng Sentry Ward. Sentry Wards. Tumarman lang kagad siya dyan. Pag-clear niya na kagad to. Baka sila pa yung Microns dito, ha? Pwede naman. Kaya naman sa totoo lang, kaya naman talaga ng Spirit, alo eh. Mm-hmm. Kanina rin naman, parang kahit pa paano, umatip sila ng laban kasi ng 4v5 eh. Okay guys, din na natin. Oh, si Lard kasi nag-pipit din sa mga illusion. Ang daming illusion, pinabasag. Pero slight of his lang. By Nisha rito. Dami pa rin niya, makunat yung mga yan, alo. Ako, mababasagan pa yata tayo. Tandaan natin, tayo may Age of Immortal, ha? Nagana, boy-boy pa na. Boy pa naman yung tower, guys. Hinihintay lang yan yung manta ulit, pati yung lubog. Sa may smoke? May smoke, maghahanap sa may kabilang direksyon ng mapa. Kung may matatagpuan sila, alam nila kulang itong liquid, guys. Kaya nga, dahil nakita pa nila yung isa. Nabasag yung baba nga. Oo, yung baba, nabasag. Pero hindi si Lord sa may taas. Tingnan natin, nagpakita na isa para magiging matapang ba itong liquid. Maghanap ng kill. Pero nakakatakot din eh. Baka nga mamaya, yung Draw Ranger niyo, pag nalapitan lang din naman yan. And ang ganda lang talaga ng laban din nila kanina dahil kulang-kulang yung Team Spirit. Yung unang teamfight, wala pa si Snapper. Mm-hmm. Yung pangalawang teamfight naman, eh, wala na yung TB. Mm-hmm. Ito na, pumunta sila sa may baba pero spotted sila. May vision dito itong liquid. Yung mga gagamboy. Nandiyan yung mga gagambang bahay. Alam nila, nandito yung ano ha, yung ibang heroes ng Team Spirit. Kaso nagkumuha na rin ng area to, alo. So, may nakakita silang illusion ng Terror Blade sa taas. Baka maging matapang dito yung liquid, guys. Mm-hmm. Okay. Pero yun, nakita na rin nila. Meron na rin illusion sa mababa. Nagkatiktikan din talaga. Mm-hmm. Double damage sa may banda taas. Ito, yeah. Okay to. Ayan na ba yun? Double damage. Yan. Ibote mo yan. Double damage. Ibote mo yan, draw. Okay, Ninja Gear. Kinuha niya. Ibigay kay Nisha. Ay, kay Zai. O, pwede rin naman. Yeah, pwede rin naman. Siya na kay Rie. At siya, pagka nakadidi yan, tingnan mo, napaka-task kasi talaga ng base damage ng Broodmother. So, para kang pag naging sensible hunger ka niya, naka-almost DR yan. Plus 400 na natin. Plus 500. Masakit damage mo dyan. Nakaano pa siya, Paladin Sword. Yung lifesteal niya talaga. Kakapit. Saka parang mapipilitan pa yata mag-MKB si Terror Blade dito pag ganyan. Wala rin siyang BKB eh. Mm-hmm.
Oh, pero mga illusion ha po. And sa bagay, sanay naman na tayo talaga nagbubuhat to si Zay, alam? Oo, buhatin na ni Zayan. Buhatin na ni Zayan, sanay na yan tayo dyan. Paprihit na lang kahit pa paano yung Drone Ranger, no? Yun na lang siguro. Pero kahit sanay maging tanky dyan. Oo. Ano nakakatakot lang dito kayo mo, baka mamaya matagiran lubog kagad yung Drone Ranger. Ah. Eh. Kaya, kaya ka rin one hitin nung SD, no? Oo, nung SD. Bad trip din yung SD sa kanya eh. Kaya kailangan, sobrang ingat din talaga ng Drone Ranger dito. Parang hindi nga siya pwedeng magpakita ng hindi nakikita yung SD. Kaya nga, mahirap. Magiging mahirap din. Pero at least nandun pa naman tayo sa point na possible, unahan to eh. Mm-hmm. Like kung may mapipitas kaya sa inyo, yun nga, yung sinasabi mo na pwede maunahan yung Drone Ranger. Ganon din naman sila kung may maunahan sila na mapupunit din agad ni Broodmother. Worth it naman. Kahit ito, kahit yung snapper. Snapper na, pwede yan, no? Killable na killable yan, lalo na sa Broodmother. Bilang naman item yan eh. Kakapit na may normal dyan eh. Ito, nakabang din si Zay. Tingnan natin, ha? Teka, ito yung may DD, alo, ha? Makikimatapang ba si Zay dito? Teka, wala rin siyang BKB. Spotted niya yung ano? Wala rin siyang BKB. Yata niya pwedeng gawin kung mag-isa lang siya. Nag-DD na. Saka lang dyan din yung ano eh, error eh. Meron naman siyang Lincoln, pero nakakatakot pa din yan. Baka ma-break siya, may makahuli siya. Tsaka may Atos eh. Oo, may Atos eh. Wala naman siyang BKB para hindi masayang yung mga yon. Ay, nagka-satanic bigla, alo. Okay, guys. Satanic. Full item na. Ito si Yatoro. Si Yatoro. Uh-huh. Pero Zay, magkakita niya yata sila dyan, ha? Inaispatan nila si Zay din sa may gitna. Naka-double damage. Yatoro, tatatry niya yata ito. Ayun na, ni-normal na. Lalabanan niya talaga, alo. Na-chat. Nawala rin yung double damage. Si TP out. Maka-cancel yata. Yan, mamamatay si Zay. Hindi na na-cancel. Pinatay na lang. Pinatay na lang sa damage, mga sir. Eh naku po, ayun pa yung damage dealer nila, yun ang napitas. And syempre, nag-metamorph to, mag-a-attempt to tumulak, alo? Oo, tumutulak sila doon sa may top lane, baka sasalubungin yata nila to. Yung Beastmaster. Magsasama-sama ayan po. Nga, tier 2 tower daw muna. So Liquid, kailangan nilang umisi muna dito. Sabi ko na sa inyo eh. May buyback naman si Broodmother. May buyback naman, may buyback naman. Hex na si ano, Snapper. Opo, ito yung talagang nawawanit. Yung pagka-bleed check sa'yo, sabay no-normaling ka lang ng third skill. Oh, mabasag ba to? Ang dami ayun na, i-next na kagad si Nisha rito. May four stop naman. May alipayer. Okay, napipreheat ng bagya. Kasi nababasag sila, alo. Ang sakit ng damage, guys. Wala nang meta, wala nang meta. Wala nang meta. Pwede na, pwede na. Nakadepensya na naman. Ang Liquid dito, walang nabasag. Tower lang, pero tower lang. Tower lang pala. Nabasag pala yung tower. Pero kita mo yung parang ang bibilis itong attack speed nila dahil nga rin sa Beastmaster na may kiras to, ano oo, eh. Oo, bad trip din eh, no? Parang ilang segundo lang mangyari nun na hindi na force up si Nisha ron. Oo. Alam mo na, ang kalalabas. Ito ata yung hindi ka pwedeng basta-basta magkakaroon ng isang misstep kapag kalaban mo tong lineup ng Team Spirit na to. Alam mo na, pwede ka mabura ng ilang segundo lang. Pero ito si Yatoro. Alam nila, walang meta pa to, ha? May ispatan nila to, ha? Si Yatoro, ha? Wala namang BKB yan. Kaso, may bagitang vision to si Yatoro. Hindi ko lang sure kung kita niya yung orange. Si Drone Ranger. Pipreheat yata si Drone Ranger dito si Larl. Ay, naku po, mahuhuli si Mikey dito. Gumagawa siya ng plano mag-isa. Naggawa ng play mag-isa si Tropa. Akala niya, 1v4. Oh my God, no. Mikey going down box. Si Delegado rin. Papapahelp ka na lang talaga. Insane, TP out. Makaka-TP ba? Wala silang detection. Naka-TP nga, pero walang buyback yung Drone Ranger. May jump na naglag, buta hindi kita. Bakit kasi na doon yun? Diyos ko, mukhang pakulgan na yung meta. Nakita si Stabar mag-isa, Kino! Ito na yung moment na masasabi mo talaga yung mga team yung na naiinip din. Burado si Insignia, pasag-pasag na yung bottom lane. Kung sino yung naiinip, yun yung natatalo, alo. Middle lane, next target dito na Team Spirit, guys. Yeah, Rips to, alo. Last year, second flag sila, mga sir. This year, wala pa silang champion. Pero si Insignia, gumagawa pa lang yung wala. At ngayon, Team Liquid. Teka, walang buyback yung drone. Wala. Diyos kanina pa, kanina nga. 100 seconds yun. Napakabigat mo doon, tol. Pasag, Mega Chris, mga sir. Oh my God! Alam nila ata, parang hindi na pa buyback yung draw. Wala, alam nyo yun, alam na nila yun. Paano maharapin ni Sai to kung wala siyang friend? Ayan, error. Aray. Munet. Buong taon, second place lang yata. Okay. Ang inaabot nito ay GG, itinawag na congratulations! Team Spirit winning this Riyadh Masters 2023. Last year, runner-up lang sila ngayon. Meron na sila. 5 million
$5 lang naman, mga sir. Talagang sobrang buenas din itong team na to, no? Almost halos lahat talaga ng mga big, big, big prize pool na mga event na kukuha ng Team Spirit. Oh. Thank you for the stars! Oh, kung ano na lang, oh! Easy money, sabi niya. Easy money. Nice. Na naman ako. And kalungkutan, ayan. Sorry, sa akin yun, sabi ni Sir Gavin. Hindi, wala kasi focus eh. Puro vlog eh. Ang dami niya rin overplay talaga. Parang sobrang basic nung nangyari sa last game na yun. Pinatas yung carry nyo. Matindi doon, yung carry. Siya pa talaga yung nag-attempt na bumitas ng isa eh. Kasi siya yung hindi pwedeng mahuli dito dahil siyempre, siya yung pinord pick na draw ranger dito, pinang-counter mo dun sa lineup ng kalaban eh. Sobrang kailangan mo ingat yung position mo. Biglang mag-isa ka lang, tapos nandun yung halos lahat ng Team Spirit, no? Ready. Di naman pub game yun. Magsosolo-solo yung mga heroes yan. Light game na. Pero kalungkutan for Liquid, another second placer. The upset is real. The choke is real, guys. And Team Spirit, the undefeated dito sa ating upper bracket run, no? Hindi man lang nabutasan tong team na to. Oho. Na, iniipo na. Papunta dun sa may trophy. Ayan na nga, oh. Sana meron tayo dito ng audio mamaya. Meron niya. Grabe naman. $5 million. Shoot na shoot, no? Tiki-tiki siya, $1 million. Tapos sa akin, mga 200K. Padala na lang konting percentage dito. Padala na lang konting percentage sa Pilipinas. Padala na lang yung talo ko. Ubus eh. Wow. Pinalitan lang dyan si ano, ha? Toronto Tokyo lang, guys. Last year, second sila. Toronto Tokyo pa yun eh. Larl, Yataro, Miposhka, Mira, and Collapse, guys. Ayan, ipapapil na nila kay Larl yung pag-champion. Sa wakas! And ang ating Riyadh Masters 2023 champion, Team Spirit! Sarap sa feeling. Lahat kayo sabay-sabay nung tinaas yung trophy. Sarap! Ito yun! Maganda rin yung trophy nila. Parang madaling iuwi ah. Oo. Parang madaling iuwi. Mabigat. mabigat. Oo. Ayun na. Kaya naman. Kaso binababa kagad. Mabigat to. Wow. Smooth na smooth. And feeling ko parang walang nakapredict dito ha. Nice feeling na magcha-champion dito sa event na to. Ayun, nagsasenda ng puso si Miposhka. English yata tayo, hindi natin naririnig sila, no? Ayan. You were here 1 year ago on this stage at this moment, but came it just a little bit short. This time, this series, you clutch it out. How are you feeling right now? I'm feeling great, what I can say. Yeah, is this how you imagined it? I mean, obviously, you're no stranger to this level of glory, but you guys are consistently the most clutch team. Every time it seems that it's down to the wire, you guys are calm and you're maintaining that, but right now it seems like you're at least enjoying the excitement. Yes. I mean, I think it's our main purpose to be calm down in every match, like till enemy's throne will down. So we always focused, always trying to win. So I think that's why, like, it's our mentality, our strategy. أبطال رياض ماسترز 2023 تيم سبيريت معنا ميبوشكا أحد أعضاء الفريق كان يتكلم عن سعادته بفوزه في هذه البطولة سألنا السؤال الأول إنه السنة الماضية أنتم كنتوا في المركز الثاني سنة هذه قدرتوا تجيبون المركز الأول هل كان هذا الشيء اللي أنتم تخيلتوه وتوقعتوه من هذه البطولة لكن كان الجواب يقول صراحة يعني إحنا حاولنا اللي علينا ودائما إحنا نكون هادين في الأوقات الصعبة لكن المرة هذه طلعنا كل اللي عندنا ومليانين مشاعر الآن. Where is Laurel? There he is. Laurel, I spoke to you not too long ago talking about your journey with this team and making it to this point. He's our star. He's your star. And what the question? Oh, I don't know. You seemed very eager to talk. I thought you wanted to say something. Do you want to say anything right now? No. No. It's cool to win. That's all. It's cool to win. But I remember you were saying that you were wondering,
You needed time to get to the point of the standards of your teammates. Yes. Is this confirmation that you have that power? Maybe it's like on 50% present, like this. So you're telling me you're gonna get more powerful after this? Of course, of course. Laurel is just starting his journey, my friends! Woohoo! Dati siyang bet boom. Mid lane ng bet boom yan. زي ما تشوفون أعزائي المشاهدين، لارل كان هو الوحيد اللي مو موجود مع راستر تيم سبيريت، والشيء هذا تغير في السنة هذه، وبعدها شفناهم يكسبون رياض ماسترز 2023، فسألنا سؤال: هل أنت تشوف إنه أنت كنت السبب اللي أنت فزت في الفريق؟ هل هذه بداية الجيرني لك مع تيم سبيريت؟ يعني في آخر مرة في المقابلة كنا نتكلم معاه يقول أنا توي جديد على الفريق وأنا ما أحس إني سويت اللي يكفي، لكن المرة هذه قال لنا إنه لا فعلاً أنا هنا جاي عشان أبدأ مسيرتي مع تيم سبيريت، وهو جداً مبسوط إنه يكون مع هذول التيم. لكن جاء الوقت الآن أعزائي المشاهدين أننا نشهد فريق تيم سبيريت أنهم يتركون علامتهم في رياض ماسترز 2023 ويوقعون معنا على الكاميرا الآن. راح نعطيهم القلم على طول. سلامي, if you could explain that in English. They're about to sign the camera. Correct, yes. They need to leave their mark on this tournament. But one last thing, Mira. Anything that you have to say to the fans who have been watching Team Spirit, being fans of Team Spirit, and now being able to celebrate in the joy of this victory? Thanks, like all, to all like our fans, because we have very rough season. And we lost like all the majors and basically like all the tournaments. We placed last place, but they still they still cheer for us. And they support us, and that's one of the reasons why we come back on this tournament so hard. So thank you guys. Thank you. لما تشوفون قاعد يقولون لتيم سبيريت انهم يشكرون كل الفانز على دعمهم الى اللحظه هذه, لانه حتى في اوقاتهم الصعبه كلهم كل الفانز من انحاء العالم جالسين يشجعونهم وجالسين يدعمونهم. فكان التيم على كل دعمهم هذا. اللي يوقعون في 5M لم بويوم اوينهم كوينهم تشامبيون فكان ما قلت دول. That's right, Mira, if you don't mind, could you please take an opportunity to put your name on this camera right here and leave your mark on this tournament as we can commemorate for one last time, ladies and gentlemen, Team Spirit, your Riyadh Masters champion. Yeah, lagay mo sa mukha. Lagay mo sa mukha. Lagay mo halo. Lagay mo sa mukha. Oh, ya toro. Lagay mo na lang agad. Ay, smile lang. Yeah, lagay mo na sa mukha. You know, collapse. Ano yun? Iiwan yung tatak. Iiwan daw yung tatak. May pause ka. Yan. Lagay mo sa mukha. Lagay mo sa mukha. Congratulations to Team Spirit, your champions of Riyadh Masters 2023. Hi guys! At doon na nga magtatapos ang ating Grand Finals dito. Congratulations again, Team Spirit 3-1. Hindi talaga nabawian ng Liquid. Hindi talaga nakabawi ang Liquid doon. Ewan ko, pero grabe ha. Pero alam mo, maganda na, hindi na tayo pwedeng magpuyat. Okay na. Ayun nga eh. Makapag-usap na tayo ng oras o wakas. Tapos na guys, ang ating Riyadh Masters. Maraming salamat sa lahat ng tumutok since noon day number one, no? Again, sa mga tropa natin dyan na hindi pa nakakapag-like, subscribe, and share nung ating mga social media dyan. Again, mag-ganun na kayo dyan. Mag-subscribe na kayo sa YouTube, Twitch, pati na rin sa Facebook. No, maraming salamat. Again, guys, sobrang haba nung tournament nito, pero sobrang saya. Ang daming mga madikit na mga laban. Na moments, mga no? Moments. Pwede nyo balikan yan habang wala pa naman yung regional qualifiers. Pero, yun nga, malapit na tournament. Regional qualifiers, Kimo. Kumusta ba ang regionals natin? Ay, ito yung mahirap ngayon. Kasi syempre, all-star yan! Hindi, kasi yung mga team na hindi natin ini-expect, makikita na natin sila ulit. Ayun nga eh. Diba? Saka nagsama-sama na, Division 1, Division 2. Yes. Isang slot. Kumpula na to para sa TI Qualifiers. Rumble na yan, rumble na. Diba? And lahat yan, matutunghayan natin dito yan, no? Sa Kuya Nick. Nick Page. And medyo mahaba-haba yung break natin, so baka subaybayan nyo kami sa mga pustahan nights. Mga sa mga social media namin. Pwedeng mga semi-civil war? No, pwede. Ewan natin, baka may mga ganyan. Pero again, bukas din, meron din kayong sugalan nights naman, guys. Lahat ng puntos nyo, WXC points nyo. Pwedeng magamit doon. With Kuya Nick. Oo, mag-live siya bukas, kasama nyo. Itayaan nyo na lahat yan, no? Kung sino yung magta-top 1, siya na bahala doon. Kung ano-ano yung mga pa-premyo, from top 1 hanggang top 5. Kung top 5 lang ba, top 10, di ko alam sa kanya, bahala na siya magpa-premyo dyan.
Pero bukas lahat po iyan, no? Yung iyong mga na puntos. Pero again, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ngayon sa amin. Mga ilang araw din kami mawala dahil walang broadcast, no? Mamimi siguro ng mga tropahan yung mga puyat natin. Kaya nga, ilang puyat na rin to eh. Oo. 12 days na to. 12 days na akong puyat. So, kita-kita na tayo sa mga social media natin, yes, guys. And ayun, Kimo, sa kabila na mapapanood? Siyempre, dun lang sa page ko, yung KimoTV00. Kahit saan, hanapin nyo yan, YouTube, TikTok, Twitter, meron Instagram, na meron niya kompleto lahat yan. Lahat, nandiyan. Ako guys, AloWXC sa Facebook and YouTube. I-ano nyo na ako dyan, subscribe nyo na ako, i-follow nyo na ako. Talo na naman tayo, pero ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Pustahan yan eh. Ano ka namang suruin, di ba? Pero masaya na naman si Gabby, sabi niya, taas daw na commission niya. Oy! Sabi niya rito. Yan, abangan nyo ha. Pati mga surpresa pa namin sa mga susunod na araw, abang-abangan nyo. Marami pa kami mga pinaplano from regionals to TI. Yes. Lahat yan. Talagang tatapusin natin itong taon na to with a bang! Ganun, ha? Kukumpletuhin na ba talaga itong taon na to? With a ow, tok. Yan, abangan nyo. And ayun na nga guys, magpapaalam na kami dito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. And kita-kits tayo sa susunod nating broadcast. Kami magpapaalam na. Paalam. Goodbye. Tok, awaw, tok. Yan. Know who we really are. To become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunomi.